nag-renew ka ng contract after, sabi nga, 15 months and you stay with the beauty derm. Ano yung talagang malalim na reason? Malalim na reason, naniniwala ako sa produkto at ang maganda niyan, ini-endorse ko sa kanila tapos sabi ko na-extend siya as family. So isa si Ate Ray sa maituturing ko na isa sa mga ate ko talaga. Oh, and as a homemaker, talagang mahilig, ano kay, may pagka-osi ka pagdating sa bahay, gusto mo talaga yung mabango, malinis. Kaya nagkasundo rin kami at nagawa ko itong beauty derm home dahil isa to sa mga hindi ko talaga mga diffuser, candles na nakusuwak talaga sa personalidad ko. So, ibig sabihin yan, pag may mga dagdag ng mga products sa pang home, lahat ito, yung endorse mo at oo, nga, para may contra yun. Ang kontrata namin ay magsasabi, magtatanong sila sa akin kung anong gusto kong packaging, anong gusto kong scent. Tapos i-approve ko yun. Actually, ayoko siyang tawagin collaboration kasi collaboration, kanila at akin pinagsama. Mm-hmm. Ito talaga, mismo ako yung tinatanong nila kung ano yung mga gusto ko at anong gusto kong packaging, anong gusto kong amoy. So, kaya very, very thankful din talaga ako dahil kinoconsider nila yung sasabihin ko at yung gusto ko na para sa produkto nila. At tamang-tama, pati sa bahay, locally made. And then sa personal mo, sa damit, locally made pa rin. Yes. Oo, at pati si Sia. Gawang Pinoy para mas maging makabuluhan. Siguro yung pagsusuot ko ng damit kung alam mo yun. Like ito, Marian, klaruhin natin, local to. Local, so, lahat diba local talaga. Kultura. Ayan, isa pa ang kultura, marami talagang magaganda. Hindi lang mga damit, mga bags, mga pag-giveaway. So, ang dami talaga. So, ano yung nangyari doon sa mga ano? At yung inaabangan? Oo, yung OOTB mo na mga... Binenta mo ba? Ba't zero? Oo, binenta ko, binili ko ng mga katutubong damit. At talaga, binenta mo lahat yun? Oo. Bakit siya umabot sa ganung point, Marian? Oo, ba't zero na sa imported? Siguro, namulat ang mata ko nung in-endorse ko talaga ang kultura. Nakita ko kung gaano kaganda at galing ng Pinoy sa paggawa talaga ng iba't ibang klaseng produkto. At ang beauty derm, Pinoy go. Oo, yun talaga yun eh. Gawang Pinoy, ayun na natin, suporta natin ang gawang so, Pinoy. So wala ka lang ano, desire dun sa mga brand? Wala na, wala na. Siguro sabi ko may pagkakataong may konting pangbili, nakabili ka ng major branded, pero sabi ko, what for? Diba? Ngayon mas makabuluhan ang mga sinusuot ko dahil gawang Pinoy siya. At pati sina, si Zia at si Ziggy. Yes, ini-influence ako talagang local sila. Oo. Marian, may bala ka bang mag-design ng mga gawang Pinoy na bags? Design, hindi ko alam kung kakayanin ang powers ko dahil hindi naman ako designer. Pero kung aayon sa gusto ko at disenyo na gugusti ko, baka pwede naman. Pero hindi pa ako yung tipong open na mag-design talaga. Yan ang isa kong post na pan-ano ng iba mga vloggers, akala nila magkakaroon ka ng dance show. Dance show? Oo, na para akala nila magkaroon musical or dance. Hindi ba yung nasa-feeling ka sa ano? Tapos ka ba? Niloko lang ako ni Bong kasi nung nando kami sa Lubok. Sa Lubok River. Sabi niya dun sa kumakanta dun, oh request naman sabay-sabay tayo. Sabi niya, tinugtog sabay-sabay. Sabi niya, sumayaw ka naman habang pinapakain ko. Nagsasayaw ako. Ay, kilig na kilig siya. Mukhang in love na naman siya. Pero gusto mo yun yung sumasayaw ka pare. Hili ko naman talaga ang pagsasayaw. At kahit anong mangyari, hindi na mawawala yan sa daloy ng aking dugo. Namana ba ni Sia? Namana ni Sia. Mukhang mas magaling siya. Ay, ganun. Kung nagpagbabakasyon kayo ng yun na naman yung palaging nililook forward namin eh. Yung pagmamahala. Kaya may bakasyon, kaya wala. Mainit ang pagmamahala. Pero iba pa siya ngayon. Mas mainit ba siya ngayon compared sa mga... Same pa rin. Or lalo ba siyang... Same pa rin. Siguro lang ano, mas lalo lang mas pinag-ibay yung pagmamahala namin. Dahil may dalawa na kaming anak. Iba kasi pag may anak din. Ikwento mo naman yung ano, naging bakasyon ninyo sa kuya. Yung pwede nang ikwento. Very quick. Pwede nang ikwento. Very quick lang. Nag-explore lang kami sa Bohol. Tapos pumunta kami sa Chocolate Hills. Pinakita namin kay Zia yung Tarsier. Tapos nag-Lubok River kami. So, ang saya. Sabi ko nga, ang daming pwedeng explore talaga sa Pilipinas na ang gaganda. Paano pa kayo namin? So, ilang araw lang yun? Si Dong yan. Ano next destination yun? Next destination, basta di ko alam, pero kasi amazing gusto namin ikutin ang ganda ng Pilipinas. Gusto namin ipakita din kay Zia. Kaya dun sa mga pictures na lumabas, nagtitinikling kami. Si Ziggy, nagtinikling ko din. So, gusto ko
ma-open yung mata nila sa ganda ng tingin. Possibility na i-endorse ang Department of Tourism. Baka ma-invita kayo ng Department of Tourism. Nagkita na kami ni... Secretary Burma. Napakabait, napaka-down to earth. Sabi niya nga, nung nakita niya yung ball namin, sabi niya, let me know, punta tayo sa Cebu kasi may bagong bukas yun na zoo. So sabi niya, let me know, tapos punta tayo doon. Sobrang ini-influence mo yung ang mga anak niyo, no? Sa mga like locally made na damit, tapos yung mga local na pupuntahan, like ball. Anong reason? Ganun kaka... Well, nandito siya sa Pilipinas. Dito siya pinanganak. Dapat lang na mahalin niya ang bansa natin. Mm-hmm. Diba? At, kanina nga nagtanong ni June yung tungkol sa inyo ni Mamshi, tungkol sa inyo ni Lavi. Paano ba nangyari? Lahat ng mga bagay-bagay ay nakukuha sa pagdadasal. Mm-hmm. So isa yan sa mga pinagdadasal ko talaga. Dahil sabi ko nga si Popoy talaga ay isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko. Oo. At ito ba eh, sinadya o nagkataon? Iba yung sinadya, nagkataon. Siguro si Dennis kasi ang isa sa mga dahilan. Mm-hmm. Humingi ako ng tulong kay Dennis. Kasi nagkita kami sa Avon Brand. Oo. Tapos, kinilip ko siya ng kinulit. Tapos sabi ko kay Jenilyn, ha? Ano yan? Paalala mo kay Derisan, paalala mo yan. Oo yan. Binigyan naman ng pagkakataon, nakuha sa matinding pagdadasal ng ilang taon. At least, talagang maghihintay talaga ng tamang panahon para mag-heal yung mga bagay na... Huwag na natin extend doon. Basta, sobrang happy ako na nakita ko siya uli. Mm-mm. At kayo ni Lavi, wala naman talagang pinagawayan, di ba? Ito ngayon, mas okay. Oo naman, wala kami pinagawayan. Oo, so... Kasi yung puso mo. Saya, di ba? Ang heart mo sa lahat. Uh-oh. Lahat. Ang saya. Ano yung... Si Dong, syempre si Dong, alam mo naman sinasabi ko nga sa inyo, si Dong yung tipong tao, mas gusto niya lahat okay, lahat masaya, lahat, alam mo yun, wala kang iiwasan. So, sobrang happy talaga yun. Kapag nakikita naman niya sa akin, pag masaya ako, talaga masaya, mas masaya siya para sa akin. Hindi siya kasama? Hindi eh, kasi may taping. So, kayo ni Lavi, sobrang kumustahan lang. Nag-text din ako sa kanya, sabi ko, happy ako na nakita ko siya. Sabi niya, Dennis, good luck sa movie niya. Oo, at anong pakiramdam mo ngayon? Naayos na itong mga ganito? Masaya. Diyos ko, sino ba namang tao ang gustong may iwasan, may kagalit, diba? Mas masarap lahat, masaya, mag-iwasan. Yan. Kami anak na ako, diba? Yan, sabi mo nga kanina. Sabi mo kanina parang nasimulan na, diba, na... Oo, yung ano naman may trigger. Hindi lang artisang nagkakaroon ng basher. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ang destination mo, mapa, opisina, eskwela, yung mga ganyan talagang tao. So, paano mo iiwasan yan? I-deadmay mo na lang. Pumunta ka dun sa mga circle of friend mo na tutulungan ka na umiwas doon at maging mas masaya ang buhay. Yan, naniniwala ka siya sa lahat, sa tamang panahon. Tamang panahon lahat? Yeah. At nakukuha lahat sa dasal. Oh, ikaw, sobrang nag-endorse ka sa mga... Talaga, sa pinagdadasal mo yan. Ikaw talaga. Ikaw, intriga mo ako. Yan yung naano mo. Nakakatuwa ka nga kaya. Sobrang nag-endorse mo yung gawang Pinoy, ang Pilipinas, at lahat. So lahat-lahat mahalin natin sa Pilipinas. Although na-misinterpret ka doon sa comment mo doon sa traffic. Pero ano na lang gusto mo iparating sa mga Pinoy, sa mga kababayan natin, na kung ano na mahalin din natin, kahit ma-traffic, kahit mahal. Ako na, medyo nagkakakombian ako sa traffic, nanginginig ako. Pero ano gusto mo iparating sa kanila? Dali, katwiran ka lang. Lahat din na gusto tanggapin natin. Hindi naman lahat magaganda, di ba? Lahat yung may mga problema. Eh, ganun talaga. Hindi ko naman sinasabing wala namang perfect life. Eh, depende sa'yo kung paano mo titigan yung sitwasyon mo at paano mo, alam mo yan, aharapin ng mas maayos, mas maganda. So, lahat naman may mga bad days talaga. Pero,
lahat naman naaayos eh. Pwede mo naman i-divert sa ibang pamamaraan. Be more positive. Oo, be positive. Enjoy lang sa buhay. Tayo natin yung ayan. Oh. Yan, yan. Ayan. Ito, hindi ito intriga. Sandali. Ayan. Pag ako talaga intriga. Ito yan kasi, syempre sa showbiz, marami ng mga celebrities ang dumadaan ngayon sa depression and mental health illness. I'm sure meron ka rin namang mga pinagdaanan in the past. Paano ka naka-cope up and ano yung pwede mong maibigay na payo sa kanila para malagpasan yung mga ganitong pagkakataon? Depression. Alam mo kasi pag depressed ka, wala akong makikitang maganda eh. So ako siguro kung dumating man sa point na na-depress ako, siguro pupunta ako dun sa mga malalapit sa akin na makakatulong sa akin para ma-overcome ko yung depression na yan. Like example, number one, family. Number two, kung meron kang special someone na sabi ko nga ay magiging malalaman mo kapag swak kayo ng partner mo, kapag tinutulungan ka niya at nababago ka para mas maging masaya at maging positibo sa mga bagay-bagay. Sa pag malungkot ka, ano yung mga unang-unang ginagawa? Malungkot ako, gagawin ko yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Like example, kung malungkot ako, bakit ako malungkot? O usapin ko si Dong o ang nanay ko, ganito ang mangyayari. O anong kailangan nating solusyon? Lahat naman may solusyon. Pero syempre, iba-ibang level din kasi yan ng problema o depression. Minsan kasi kahit sa akin nag-work, sa'yo hindi. So, depende sa pagkatao talaga. Mm-hmm. Pero ikaw, hindi ka talaga dumating dun sa point na parang... Iba kasi luka-luka din ako eh. Medyo masayain kasi ako eh. Bad hair days ka rin ba? Bad hair days, no. Because I use Hana shampoo. How do you explain defeat, Casey? Huh? Paano mo explain yung defeat? Defeat, di ba katalo? Pagka... Like, sa best. Oo. Ha, kami? Depende. Depende. Depende sa sitwasyon. Ano ang kasalanan? Ano ang nangyari? Ano ang naganap? Depende sa sitwasyon. Yeah. Mas maganda pa rin yung salamit. Oo, sa costume. Matalo sa costume. Explain sa paano. Oo, wala namang hindi nakukuha sa maayos na explanations. Okay. Mas maraming update lang po sa ano. Wala nang sa squad ko. Sa squad ko. Kasi maraming nakumaga. Oo nga eh. Kasi po sobrang busy namin together din ni Dong. Parang nawalan din kami ng time at content. Ayaw din naman namin na maglabas ng bara-bara lang. So sabi namin, stop na lang namin for a while. Kasi nabibating siya, hindi yan pumapasok, ako din. So, hindi naman everyday, wala kami ginagawa. So, pero mga trabaho din ako, tapos nanganak pa ako. So, dun muna kami mag-focus. Pero baka nila, kasi si Dong alam ko may ginagawa siyang video ng ball na. Kanoon pa kayong malito?